Hello mga kalutong bahay, kumusta na? Nagluluto naman ako ngayon ng fried bangus. At kita ko sa inyo ang aking version kung paano ko siya lulutuin. Ito, malinis na itong bangus. Nalagyan ko siya ng ground black pepper. Pamintang pino. At garlic powder. Siguraduhin lang na makot natin yung katawan ng bangus. At lalagyan din natin ng pampalasa, asin. Ganyan. At ikot lang din natin ng mabuti para lalong sumarap ang bangus. Ganyan. Kayo mga kalutong bahay, ganito din ba kayo magluto ng fried bangus? Ito ay ang aking version. Kung magustuhan ninyo ito, pwede rin ninyo itong gayahin. At ito rin ang gagawin ko sa isa pang bangus. Dalawa kasi ito sila. Ganon din lang ang pag-process. Lagyan ng garlic powder, ayan, ground black pepper, siguraduhin ikot lang ng mabuti, then asin na lalong pampalasa, pampasarap, kompleto ng timpla. At idiindiin lang natin para makot yun doon dyan sa bangus. Ganyan. Himas-himasin. Himas-himasin. Pagkatapos, yung balat ng bangus, lagyan din natin ng panimpla. Ground black pepper, asin, garlic powder, ganun pa rin. Pareho lang ang pagtimpla sa doon sa katawan ng bangus. Doon sa laman. Laman pala. Ganyan. Pasensya na mga kalutong bahay, hindi nakita yung hole ng bangus. Hindi nakita yung pagtimpla niya. Shout out ko pala ang aking mga kaibigan sa YouTube. Lahat ng aking mga subscribers, salamat sa inyo po. Merry Christmas in advance. Ayan. Nagdagan ko ng paglagay kasi para ano, talong sumarap. Ayan na. Lang din, himas-himas. Himas-himasin. Yan, sarap na ito. Kalutong mga kalutong bahay. Yan. Pagkatapos nito, maglagay ko ng 1 cup and a half ng harina para i-coat doon dyan sa bangus. At lagyan din na ground black pepper, ganun pa rin, garlic powder, saka asin. Lagyan din natin ng kunting seasoning. Pwede rin wala, depende na lang sa opinion. At haluin natin ng mabuti ang harina at yung mga sangkap. Tapos, ikot na natin sa bangus. Ikot natin ng mabuti sa laman ang harina na may mga sangkap.
at doon din sa kanyang balat. Diin-diin lang natin, ikot ng mabuti para hindi yan malaglag doon sa mantika. Ayan mga kaibigan. Subukan nyo kaibigan, sarap talaga. Tapos magpainit na tayo ng mantika sa ating lagayan, sa ating lutuan. Kahit anong mantika pwede. Pwede rin yung use na mantika para makatipid naman tayo. Initin lang. Antayin lang natin mainit na ang mantika, mga kalutong bahay. Pag mainit na, lagay na natin ang isda na bangus. Ayan. Ayan. Pag mag-brown na, baligtarin lang natin mamaya. Hintayin lang natin maluto na yung ano yung balat niya. Baksaka na natin baligtarin. Ayan, baligtarin na natin yan. So, tama na to. Tama na to guys. Kaluto. Ayan. Pwede rin baligtarin ulit. Kasi medyo hindi pa nakot yung balat ng bangus. Ayan o, hindi pa nakot. Baligtarin lang natin ulit. Hanggang makot na lahat. Ayan na. Tapos na ginaligtan ulit. Ang ganyan na. Ang crispy na tingnan mga kalutong bahay. At luto na ito. Hanguin na natin. Katapos, ilagay na rin itong isa. Hindi na napakita yung paglagay. Ganong process pa lang. Pa rin. Mga kaluto. At nilagyan ko ng fried garlic. Madinikdik ko ng katamtaman lang ang laki. Ayan, nilagay ko sa ibabaw ng bangus. Sarap niyan, kaibigan. Ayan, at luto na ang ating bangus. Fried bangus natin, luto na. At pwede na natin itong i-enjoy. Tikman muna natin ito mga kaluto. Tikman na natin. Ayan, napaka-crispy.